inyong lahat. At ako po si Buddy Proy. At welcome back po. Dito na naman po tayo sa channel natin. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ito, nagawa ko na nung una ito pero wala pong audio. Kaya may nag-request po na Buddy Proy, sana po gumawa kayo ulit pero lagyan nyo po ng audio yung ginagawa nyo. Pero ito po, ginawa ko na naman muli. Pero ang gagawin po natin dito, mag-i-install po tayo dito po sa bago na naman natin gagawin. Ang gagawin po natin ay 3-way to 4-way switch. So, ibig sabihin doon, naka-3-way siya, tapos i-4-way natin kung ano ba ang mga function doon sa 3-way at saka 4-way. Pero bago po tayo mag-umpisang mag-install dyan, kikilalanin po natin ano bang klaseng ginagamit sa 3-way at saka sa 4-way switch. Ano bang klaseng switch doon? So ang gagawin po natin, yun, ang switch, tingnan muna natin kung anong klaseng mga switch na ginagamit sa 3-way at saka sa 4-way switch. Ito po, may tatlong switch po tayo dito. Isa-isahin po natin kung anong klaseng switch na gagamitin doon sa 3-way at saka sa 4-way switch natin. So, umpisahan natin ito. Itong switch na ito, ginagamit po ito sa normal switch lang. Yung sinasabi nating 1-gang, 2-gang, 3-gang. Ito po ang klaseng switch na ginagamit. So, ang gagawin natin dito, test natin to. So, yung tester natin, isit natin sa resistance times 110, times 1, times 10 lang tayo. Tapos, ito yung kadalasan ginagamit sa switch sa 1-gang, 2-gang, 3-gang. So, ngayon, kikilanin natin ang maayos ito. Pag maglagay po kayo sa switch dito, dapat nakalagay po siya dito at saka dito. At saka, ang switch sa function sa switch, pag nilagyan mo ng tester, so test muna natin yung tester natin. So yan, set natin. Ito po ang paglalagay sa wire. Dito mo ilagay at saka dito mo ilagay. Ganyan mo ilagay. So makikita nyo walang reading. So pag i-post mo ditong switch na to, setin natin. Dyan at saka dito. Pag i-post mo ng ganyan, so yan, pabalo ang tester. Ibig sabihin, contact na po yung dalawang dito, yung dito at saka dito. Contact na. Pag switch mo siya sa off, yan, oh, babalik po siya. So yung linya dito at saka linya dito, huwag nyo ilagay dito dahil short po yan. So ilagay natin tester. So makikita nyo po, nag-short po siya. So huwag nyo ilagay dito yung connection. Dapat dito at saka dito. Dito o dito. Dito rin sa baba, short rin. So, subukan natin sa tester. So, ayan. Hindi nyo pwedeng ilagay dyan dahil short na yan. So, dito mo ilagay, dito, at saka dito, dito. So, ganito po ang isang switch na normal na switch. Naka-normally open lang po siya. Tapos, pag i-switch mo, nag-close contact po siya. Ngayon, ito, total, switch naman tayo. Ito ang troubleshoot minsan sa switch. Ang isang switch, pag nakaganyan niya, normally open. Pag i-switch mo, naka-normally close. Pag mag-trouble po ang isang switch, pag i-switch mo, hindi nagagalaw, ibig sabihin, sira na yung switch mo. At yung isa naman, pag ganito, pag switch mo, contact. Tapos pag switch mo dito, hindi yan bababa. Sira na rin ang switch na ito. So ito, pinapakita ko na lang na ito ang switch na normal. Naka-on, pag i-off mo, open. Ito kadalasan ginagamit sa 1-gang, 2-gang, 3-gang. Hindi po ito pwede sa 3-way switch at saka sa 4-way switch. Ipinakita lang natin na ito ang kadalasan ginagamit sa 1-gang, 2-gang, 3-gang na switch. So, ito po ang ginagamit sa 3-way switch. Kung makikita nyo po, may numbering po sa baba. May 1. Yan, makita nyo. May 1, 3, at saka 0 dito sa taas. At dyan, wala pong number. Yung isa na switch dito, wala pong number dyan. Kahit saan nyo tingnan, wala po siyang number.
So, madali mong makilala na yun ang pang normal na sweets na 1 gang, 2 gang, 3 gang na sweets. Pero ang isang triwi, may nakalagay pong number sa taas. May 0, at saka may 3, at saka 1 dito. So, kung titingnan mo yung connection dito, kung dito ka sa 0, at ilagay mo dito sa number 3, naka normally open. Kung tingnan mo yung tester, normally open. Pag ilagay mo dito sa number 1, nag normally close ang tester natin. Nakikita mo, nag close po siya. Ngayon, yun ang kaibahan sa 3-way. Ang 3-way may normally close at may normally sa kabila. Ayan. Pag nag-switch ka dito sa switch mo ang isang switch, mag-close yung normally open dito. Yung normally close sa kabila, ayan, close. Pag normally close sa kabila, mag-normally open yun. O, ayan, wala na. So, pag i-off mo naman yun, magbabalik na naman siya sa close. So, yung connection dito, yung 0 at saka yung 3, normally open, saka 0 at saka 1, normally close. Pero yung sa taas, yung dalawang butas dyan, magka-short po sila. So, ibig sabihin, magdugtong lang po ang sa taas, pero itong sa baba, hindi. Magkaiba po sila. So, madali lang mo lang makilala ang isang 3-way switch dahil may numbering po siya. May number 0, at saka may number 3, at saka 1. So, yun ang kaibahan. Ito ang ginagamit sa 3-way switch. So, ang isa naman po dito, ito yung tinatawag natin na 4-way switch. Kung makikita mo po, may number sa taas, may 1, 3, saka may 2, and 4. So, ang paglalagay po dito sa switch naman, sa 4-way switch, dapat po dito mo ilagay sa magka-cross section po ang style dito sa 4-way switch kasi. So, itest natin. Kung dito mo ilagay, at saka dito mo ilagay, dito sa cross section po ang tapping sa ang connection po dito sa 4-way switch. Tingnan mo, naka-close. Pag switch mo, naka-off. Ganon din sa kabila. Pag na-switch mo, naka-close, tapos i-off mo, off. So, cross-section po ang tapping dito. Kaya dapat dito mo ilagay sa 3 at 1 ang linya, saka dito sa 4 and 2. Hindi mo pwede ilagay dito sa 3 at saka 4 o 1 and 2. Dapat po magkatabi po ang connection sa paglagay sa 4-way type na switch. Dito mo ilagay sa 3, 1, at saka sa 4 and 2. Dahil dito kasi nga rin niya sa 3 and 4. Tingnan mo, short na po siya. So, dito rin sa kabila, short. So, bawal o magkakunik po dito. Wala pong pangsyon. Pag nag-tap kayo sa 3 and 4, at saka 1 and 2, dapat magkatabi ang tapping sa 3, 1, at saka 4 and 2. So, ayan po, itapping na natin to. Ngayon po, umpisa natin mag-install. Sa 3-way tayo mag-umpisa. So, ang ginawa ko, may block diagram ako dito. Ang ginawa ko, block diagram, para dali na lang masundan. Saka makikita nyo po, may 3, 1, at saka 0. At ganun din sa ipangalawa natin na 3-way, may 3, 0, 0, 3, 1. So, nakakunik po yung 3 sa 3, saka sa 1 patungo doon sa 1. At saka yung line 1 at line 2 natin, kung makikita nito, puti yung line 1 at ang line 2 natin po ay itim. So makikita mo dyan sa taas ang connection natin sa white wire at saka sa black wire. So ang gagawin natin dito, ito po yung switch natin sa 3-way. Mapapansin nyo po, kung nakaganyan po ang switch, may numbering po makikita sa 3, 1 at saka 0. So ganun din po doon sa diagram natin. Block diagram ang gamit ko para madali pong masundan at madaling gayahin. So 3, 1 at saka 0. So ganun nga position dito at yung isa naman dito na ganito nga 3-way, ganyan. So yun ang itatapping natin. Ang gagawin po natin dito, yung wire natin na 3 at saka 1, ito yung wire natin. Lalagyan po natin ng numbering para pag mag-wire po kayo doon sa kabila na linya dito, hindi kayo mawawala. So, number 3, maglalagay po tayo ng number 3 marking dito. So, ganun pa rin, number 1, 2,
3. So, may marking na tayo. Doon sa kabila, lagyan mo rin para hindi ka mawala. So, dito, 1, 2, 3. So, may marking tayo. Tapos, yung 1, markingin na natin ang white dahil mga white pang gamit natin. So, 1 dito. Saka, white. 1 rin dito. Ayan. Tapos, yung wire natin dito ngayon, ilalagay na natin dito sa wiring natin sa utility box. Tapos, yung isang zero natin na wire, yung zero dito, black wire. So, may black wire tayong kasama dyan. Ito yung wire. So, tatlong wire ang kailangan natin. So, ilalagay natin ang wire dito. Tatlong wire ang kailangan natin. Dalawang white, ito white, at saka isang black. So, ito po yung black na isa. So, ngayon hindi tayo mawawala dahil minamarkingan na po natin yung numbering natin dito. So, ang gagawin po natin, susundin lang po natin yung color numbering dito sa switch natin na 3, 1, at saka 0. Ngayon po, makikita mo, nilagyan ko, nakalimutan ko, lagyan ng pangalan dyan, nakulukod natin na white wire. Yung zero natin, black wire. So, ito yung ginagamit natin, black wire. So, ngayon, ang gagawin natin, itapin po natin yung 3 at saka 1 at 0. So, ito yung switch natin. May nakalagay po dito na 3, 1. So, ito po yung 3, 1. So, may marking naman po tayo dito na 3, 1. So, balakan natin. So, ganyan ang nakapisto na position sa 3 switch, 3 at saka 1. So, hanapin ito. Ito yung number 3 na may marking dyan. So, dito mo ilagay sa 3. Tapos yung 1 natin na marking, yan, makikita mo, 1. So, may marking, may numbering po sa switch dito, sa 1 mo ilagay. Yan. Tapos yung 0 natin, black wire. So, ito yung black. Black wire, dito natin ilagay, may zero dyan nakalagay. So, ayan. So, may switch na tayo sa dito sa kabila, sa previous switch. Tapos, itong black wire, dito natin ipadaan dahil dito yung magkukunik sa light to natin. So, ipasok natin yung pangalawang wire dito. Ito naman yung sa linya natin sa kamila. Yan. Medyo taasan ko na dahil dito tayo gagawa sa 4-way switch natin. So kung makikita nyo rin dito, ito, kung tingnan nyo ito, magkaibang kulay pero 3-way rin sa switch ito. Dahil may marker rin siyang 3, at saka 1, at saka 0. So, madali po siyang masundan dahil yung 3 dito sa kabila, nakatap doon sa 3. So, ito yung number 3 natin. So, ipasok natin dito sa 3 at saka sa 1. So, makikita naman dito yung number 3. Saka yung switch natin, may number 3 din sa taas. Number 3. So, dyan mo ipasok. So, number 3, at saka yung 1, ito yung number 1 natin. Diyan may pasok. At saka yung 0 natin na black, so ito yung black natin. Dahil ang black naman natin talaga, yun ang one direction natin patungo doon sa light natin sa bulb. So, black,
white, asaka dito sa zero black, asaka dito rin sa kabila, zero black. So, dalawang black po, ito yung brown black natin. So, topping natin black. So, sa zero natin ilagay dito. So, ayan. Tapos na po yung crispy sweets natin kung makikita mo. So, ang gagawin po natin ngayon, yung line 1 dito sa ilaw, nakatap doon sa line 1 sa white. So, madali po siyang masundan dahil white dito sa line 1 at saka white dito sa supply natin sa line 1 dito. So, white, itapin natin to white. Lagyan natin ng tip. Ayan. Ito ang line 1 natin at saka yung light 2. Ito rin ang line 2 sa lighting. Pag i-direct mo ito, ilaw to, walang switch. Kaya itong line 1 dito na daan, dadaan ko ito sa switch natin dito at saka dito. Yan ang magiging topping natin. Dadaan na yung isang linya sa 3-way switch natin. So, isa dito at isa dito. Yan po ang mangyayari ngayon. So, topping natin dito. Ito kahit pagbaliktad po itong dalawang linya, ilagay nyo dito. Okay lang po. Topping natin dito. Yan, tapos dito sa kabila. Yan. Topping natin. So yan, makikita nyo po yung diagram natin. So yung white wire doon sa line 1 at saka yung black wire nakatap doon sa 0 natin. Ito yung black at isang kabila naman dito sa 0 na black wire patungo sa line 2 natin. So ito yung dalawa. Yung black wire natin dito sa 0 at saka doon sa kabila na 0. So ngayon, pwede na po tayo mag-testing. So ganyan natin para malinis tingnan. So, maglagay po tayo ng bulb. So, dito din lagay ang bulb. Tapos, i-switch natin yung MCB natin na breaker. So, umilaw po siya. So, i-switch off natin. Yan. So, switch on. Off. Dito sa kabila. Switch on. At saka off. So, saan ba ginagamit ang mga 3-way switch? Alam niyo po, ang isang 3-way switch kadalasan ganitong na-design na installation. Ginagamit po ito sa mga bahay po na may mga stairway, yung may palapag sa taas. Kasi madilim kasi pag pumasok ka doon sa, yung pupunta ka sa hagdanan. So ganito po ang mangyayari. Kung doon ka sa baba, may switch ka, isi-switch mo dahil gusto mong pumunta doon sa taas sa bahay mo, may palapag ka. Ngayon, pag pumunta ka doon sa taas, hindi mo na kailangan bumaba doon para i-switch mo sa baba yung switch. May isang switch, ito yung ilalagay doon sa taas. So doon mo i-off para hindi ka nang bumaba. Yan. Ngayon, pag gabi, gusto mong mag-jingle o umihi, gusto mong bumaba, i-switch mo na naman dito sa doon sa taas. Pagdating mo doon sa baba, i-switch mo rin kung gusto mong i-off. Yan po ang kadalasan ginagamit sa 3-way switch. Ngayon, ang plano natin ngayon, yung sinasabi ko na from 3-way switch to 4-way switch ang gagawin. Magiging 4-way switch po, madali na po siyang gawin. Ang gagawin po natin sa 3-way switch, puputulin lang po natin dito. Kung makikita nyo yung wire dito, ito lang po, putulin mo ito at dito mo ilagay yung wiring sa 4-way switch natin. So, ang gagawin natin ngayon, papalitan po natin ang diagram dahil 3-way po siya ito. So, yan natin. Ngayon po, ito po yung 3-way natin. Dito po, pinuputol na po yung wire dito. Kung makita mo ito, pinutol na natin to. At dito mo ilagay yung 4-way switch natin. Saka in-upgrade ko na rin. Tatlong ilaw po ang gagamitin natin dahil 3-way, 4-way switch sa tayo. Saka doon natin paliwanag kung bakit tatlong ilaw na ang gagamitin natin. So tanggalin po natin ito. Palitan na po natin ito.
So ang gagawin po natin sa three-way, puputulin po natin dito. Yan po ang four-way switch natin. So kung makikita mo nyo po dito, ang three-way natin ay may numbering po na 3 at saka 1. So kung makikita nyo dito, may numbering po dito, makikita nyo. At saka 3, 1. Dun sa baba, 4 to. So black diagram pa rin ang ginagamit natin para dali pong masundan. So 4 to. So hindi ho pwede mag-tapping yung 3, 1 dito nyo ilagay sa 3, 4. At saka dito sa 1 and 4. Dapat magkatabi po ang tapping. So may marka naman siya dyan. 3, 1. So makikita nyo 3, 1. At saka 4 to. Ito pag tapping dito, kahit magbaliktad po ang tapping, dito nyo ilagay sa 3-1 o magaganito ba to sa 3, sa 2-4, okay lang po kung magkabaliktad dito, ganyan pagkalagay. So ang gagawin natin, puputulin mo po dito para magiging ganyan na po ang resulta. Pag panaputol mo, dito mo ikakunik sa 3-1 ang putol at saka 4 to. So putulin natin to. So kung makikita mo, ganyan pong diagram. So putulin dito. Ngayon, ang gagawin natin. So, ito. Balatan natin. So, kahit magbaliktad po, yung linya dito, at saka line niya po dito, kung makikita mo. So, ito po ngayon. Balatan natin. Kung mapapansin nyo dito, may 3 at saka 1. So kahit po magkabaliktad pagkalagay, dito may butang sa 3 at saka dito sa 1. Tapos yung kabila naman, dito mo ilagay. So 2 and 4. So makikita naman dito sa diagram natin na 4 and 4. Kahit po magkabaliktad yung wire dito paglalagay. Ngayon, dito mo ilalagay kahit magkabaliktad dito at saka dito. So ayan, tapos na po yung four-way switch natin. So ang gagawin natin ngayon dito, yan yung four-way switch natin, lalagyan po natin ng dalawa pang bulb ang four-way switch natin, dahil kailangan tatlong bulb o paramihin ba natin ito. Dahil ang design kasi sa four-way na ganito, sa hallway kasi, yung mataas o malaki na bahay na hallway, ito po ginagamit ang four-way na switch. Kaya gusto ko, maglagay po tayo pa ng dalawang bulb dito. So may bulb na tayong isa, maglalagay po tayo ng dalawa pang bulb. Ngayon po, nakikita nyo, tatlong bulb na po ang ginamit natin. So, ang gagawin po natin dito, itatapping po natin sila dito ngayon, yung dalawang dinagdag natin na ilaw. So, kung makikita mo dito naman, yung white wire natin, tatlong white wire yun, 1, 2, 3, nakatap po dyan lahat ang tatlong wire natin sa white. So, itong tatlong white, isa, dalawa, at saka ito, dito natin yun itatap. Tapos yung sa baba na black wire, 1, 2, 3. So, 1, 2, at saka yung isang tinatakbuhan ng ilaw natin, ito yung black. So, hindi tayo mawawala dahil naka white wire po talang lahat po ang line 1. 1, 2, 3. So, dito po sa dadaan sa line 1 natin. So, itapping po natin ito. So, dahil natapping po natin ito, so, tatanggalin po natin yung electrical tape. Ngayon po, nabadbad na natin yung mga tip. So, gusto ko ipakita sa inyo yung line 1 dito natin, line 1 na white, nakatap po sa white na light bulb 2, 3. Sa bulb 1, 2, 3, naka-white yung linya doon. So, 1, 2, 3. So, tatlong white. So, itong isang white dito, yung pangalawang white, at pangatlong white natin dito. So, dyan. Tapos yung line 1 natin na white dito sa line natin sa supply sa breaker. So ito yung
9-1 natin patungo dito sa breaker natin. So dito natin itap lahat yung white wire lahat. Ito yung line 1 na white wire dito sa tatlong bulb na white. So itong white, corona ka white. So itapin natin. Yan. Yan, tapos tayo sa line 1. Sa line 2 natin dito sa baba yung line 1 at line 2 natin sa baba. Dito itim 1, 2, 3. So light bulb natin sa 1, 2 at saka sa 3 ito. Tapos yung linya natin dito sa 0 sa black wire doon natin itatap yung tatlong itim dito na line 2 natin. Dahil dadaan po ito dito sa 3 wiswis natin. So ito po yung 0 na magtatap doon sa tatlong black wire. So ito yung tatlong wire 1, 2, 3. Saka dito natin ilagay lahat po black. Yan. So itapping natin ito. Yan. So yan, tapos tayo. So clearing natin ang mga tapping natin. So ang mangyayari po ngayon dito, yung ilaw natin, sabay yung ilaw yung tatlo. Pag switch natin dito sa 4-way switch na natin. So umpisahan natin dito. So switch muna natin yung breaker. So umilaw. So i-off natin. Off. On. Sa kabila ito. Switch on natin. So off. At saka dito rin sa kabila. Switch on. Saka i-off natin. So ngayon, ang tanong, Sir Buddy Proy, saan ba ginagamit ang mga 4-wing switch? 4-wing switch, saan ba ito ginagamit? Ito po, ginagamit ang 4-wing switch ng mga ganitong design. Sa hallway po, pag malaki na po ang bahay nyo at mataas po ang hallway na dinadaanan po, itong mga switch na 4-wing, doon po ginagamit ang design. So sa entrance, may nakalagay po kang isang switch doon. Doon sa sinte naman sa bahay mo, may isa kang nilagay at may isa kang nilagay. So ang mangyayari ngayon, pagpasok mo sa entrance, i-switch mo dito, tapos nandoon ka sa sinte ng bahay mo, sa hallway, tapos gusto mong i-off doon, pwede mo siyang ma-off. Yan. Tapos i-on mo siya, pwede mong ibalik. Tapos yung doon sa dulo ng hallway, kung gusto mo siyang i-off doon, pwede mo rin siyang ma-off. Yan. At tapos kung gusto mong i-on mo siya muli, pwede mo siyang ma-on. Ganun po ang mangyayari sa 4-way switch. Na ang bahay, pag malaki po at mataas ang hallway, ito na po ang design na gagamitin nyo. May kanya-kanya silang sariling switch kung gusto nyo gamitin. So, ibalik natin, pwede natin i-off dito. So, i-on mo muli. At saka pwede mong i-off dito. At i-on mo na naman muli o dito ka mag-on sa kabila. Tapos i-switch off mo dito o mag-on ka dito sa center tapos i-off mo dito sa entrance door mo. So ganyan na po ang pag-install. Ayan po, tapos na po tayo sa 3-way at saka 4-way switch natin. So ngayon bago po ako magpaalam po sa inyo, ganoon pa rin po. Marami pong nagpapa-shoutout ngayon po sa channel natin. So shoutout natin po ang mga idol natin dito sa channel natin na gusto magpapa-shoutout. So shoutout natin si Sir Samsudin Milicano from Dammam, KSA. Uy, magandang araw dyan sa iyo, Sir, sa KSA. Sir Samsudin. At saka shoutout din natin si Roland Ligid from Batasan Hills, Quezon City, Metro Manila. Sir, may magandang araw po dyan sa iyo, Sir Roland, sa Metro Manila. Saka shoutout din natin si Sir Burds Guapo. Kini, guapo ni. Kini, guapo man. Si Sir Burds Guapo, Sir. Magandang araw dyan sa'yo, Sir Burds. Saka shoutout din natin si Sir Travel Motovlog. So, from Tarangnan, Samar. Saka shoutout din natin si Sir Duso Andos from Dumaguete City. Uy, Dumaguete, Bisaya ni siya. Sir, may ngatlaw din mo diha sa Dumaguete City si Sir Duso Andos. Saka shoutout din natin si Marvin Lagason. Isa po siyang electronics engineering student. Bisaya po siya. Sir Marvin, sir, padayon na nga ng mong engineering, sir, kay kalambuan ng engineering ni mo nga
Electronics Engineering. Saka shoutout din natin si Sir Ismail Tangkalakan from Kabagka, Kabkandunya, Usipi, Usipa, Sindangan, Sambonga del Norte. O shoutout din sa Dumaguete City kay hapit namong klase electrical. Uy! Electrical student po rin eh, si Sir Ivan Ismail Tangkalakan. Sir, magandang may kandawin mo din sir. Saka shoutout din natin si Sir PH Gaming Squad RSF from Balambang, Balamban, Cebu. Uy, taga Cebu, Bisaya, time na ko. Sir, mayong andam mo din na sir. Sir PH Gaming. Asaka si shoutout natin si Sir Rubin Danyo from Jeddah, Saudi Arabia. Sir, Bisaya po ko. Bisdaksag ko, pero taga Mandawi. Uy, sir. Ayo-ayo din na sa sir, sa Jida sir. Kaya layo-layo na din ni sir. Sir Rubin. Ayo-ayo din sir. Saka shoutout din natin si Sir Norbit Caraga from Samar. Sir, magandang araw dyan sa iyo sir, sa Samar, Sir Norbit. So meron pa dito, shoutout din natin si Sir Darwin Namok from Tagum City. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Darwin. Saka shoutout din natin si Sir Alvin Kabila from San Pedro, Laguna. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Alvin sa Pedro, Laguna. Saka shoutout din natin si Sir Christian Vargas from Cavite. Sir, magandang araw sa iyo dyan, Sir Christian. Saka shoutout din natin si Master Jude Tutorial TV. Isa po siyang vlogger electrician. So kung gusto nyo pumunta po sa channel niya, baka may makuha po kayo. Isa rin po siyang electrician, si Master Ju Tutorial TV. Saka shoutout rin natin si Sir Patrocinio Balabas. Magandang araw dyan sa inyo, Sir Patrocinio. Saka shoutout rin natin si Sir Arthur Matic 04 from San Jose City, Nueva Ecija. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Arthur. Saka shoutout din natin si Sir Papupi Vlog. Uy, Bisaya din si Sir. Mayong adlaw dyan sa iyo, Sir Papupi. Saka shoutout din natin si Sir Zidan Uyag. Sir, magandang araw sa iyo, Sir Zidan. Saka shoutout din natin si Sir Mar Pakiros TV. Isa po siyang electrician vlogger sa Saudi. So kung gusto niyo pong makapunta sa channel niya, baka may idea po kayong makuha, puntahan niyo po si Sir Mar Pakiros TV, electrician vlogger sa Saudi. Sir, magandang araw dyan sa iyo. Saka shoutout din natin si Sir Virgilio B. Mila from Jeddah, Saudi Arabia. Al-Rawiya Digital Printing Corporation. So, dito siguro siya nagtatrabaho sa Saudi Arabia. So, tutingin ka dyan, Sir Berhilio sa Jeddah, Saudi Arabia. So, meron pa tayong shoutout dito si Sir GR Ka-DIY. Isa siyang vlogger rin sa from Tarlac House Wiring. Mahilig po siya sa house wiring. Kaumpisa po lang yung magawa ng vlog. Si GR Ka-DIY. So kung gusto niyo pumunta po sa channel niya. Saka shoutout din natin si Sir Ramir Dimisa. So shoutout for the Dimisa family, Silva, Hana, and Russell. So magandang araw dyan sa iyo, Sir Ramir. Saka shoutout din natin si Jikar Bunot from Zamboanga del Norte. Uy, Bisayan eh, kaya Zamboanga del Norte. Sir Jikar, ayang adlaw ni mo din na sir sa Zamboanga. Saka shoutout din natin si Sir Leo Awag. Saka shoutout din natin si Sir Pax TV. Saka meron pa shoutout natin si Sir Rocky Bonami from San Juan 2, Lapasan, Cagayan de Oro City. Uy, duol-duol na niya sa Iligan City. Cagayan de Oro, sir, mayong adlaw ni mo din sa Cagayan de Oro. Si Sir Rocky Bonani. Saka shoutout din natin si Sir Ayan Puno from Pinamungahan, Cebu. Uy, Bisaya kaya po. Sir, mayong adlaw ni mo din sa Cebu, Sir Ayan Puno. Saka shoutout din natin si Sir Junior Gililas
Regilas. So, magandang araw sa iyo, Sir Junior. Saka the last but not the least, si Sir Christian Banesel. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Christian. Ayan po, ang taas na natin sa shoutout. Marami pong nagpapashoutout sa atin ngayon. Saka, huwag niyo kalimutan pong ganun pa rin po, yung mag-like, mag-share, at saka mag-comment doon sa ano pang nangyari doon sa 3-way, saka 4-way switch natin. Saka huwag niyo rin kalimutan pong mag-subscribe para mag-update po kayo sa mga bago natin video. At saka maraming salamat po sa palaging pagsubaybay, sa panunod, sa lahat na pong nanonood dito sa channel natin. Lalo na yung mga subscriber natin at sa mga bago pang pag-subscribe dito sa channel natin. Maraming salamat po. Saka keep safe po. Palagi po sa lahat. Keep safe po tayo. Hanggang sa muli.